play. Agustin, 14 seconds to go. Here's Hub with the left hand. Yes! Come on, Hub gives Red Bull a one-point lead. And they're celebrating. Naaalala nyo pa ba ang solid years ng Red Bull sa PBA? Kung saan nakilala talaga sila na kahit walang considered star players, ay naging successful talaga ang palabang koponang ito ni Coach Yeng Giao. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang naging isa sa core players ni Yeng Giao na nagbigay ng unang kampiyonato ng Red Bull franchise sa PBA. Ano nga ba ang naging katangian nito at sa loob ng maiksing playing career ay napasama na ito sa all-time starting five ni Coach Yeng Giao. Ano nga ba ang naging rason at napaikse ang paglalaro nito sa PBA? Tara, simulan na natin at sasagutin natin lahat ng mga tanong na iyan. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Si Davon Harp ay ipinanganak noong January 20, 1978 sa Columbus, Ohio. Hindi katulad ng ibang mga PBA hopefuls na dumadaan muna sa PBA draft para makapag-PBA, si Davon Harp ay isang direct hire ng bagong PBA team na Batang Red Bull noong 2000. Nagpakilala naman agad itong si Davon Harp nang mag-record ito ng triple-double sa rookie year pa lamang nito. Nagbunga naman ang magandang rookie performance ni Davon Harp nang hinirang itong Rookie of the Year noong 2000. Isa sa mga tumulong kay Davon Harp para maging dominante sa PBA ay ang pagiging mabilis nito para sa height niya. 6'7 center na may malaking pangangatawan pero agad nakaka-score sa ilalim ng basket, di lang dahil sa lakas nito pero dahil nga din sa bilis ni Davon Harp. Taong 2001 at sa pangalawang taon pa lamang ng Batang Red Bull franchise, sa PBA ay nakatikim na agad ito ng matamis na kampiyonato. Sa pamumuno ng kanilang import na si Antonio Lang ay nagtulong-tulong si Davon Harp, Willie Miller, Jim Weltorion, Lordy Togade, Junty Valenzuela at Kirby Raimundo para patumbahin ang highly favored na San Miguel Beermen na siyang nagkampiyon ng 5 beses sa loob ng 6 na conferences. Kinilala naman ang ambag ni Davon Harp sa kampiyonatong nakuha noong 2001 PBA Commissioner's Cup nang mapasama ito sa mythical second team at finals MVP. 2002 PBA Commissioner's Cup ay nagbalik finals ang Batang Red Bull at sa pumumuno pa din ng returning import na si Tony Lang na bahira naman ng kontrobersya ang finals battle ng Batang Red Bull at talk and text ng after 4 games at tied ang series 2-2 ay inakusahan si Tony Lang ng game fixing at pinalitan ng NBA veteran na si Sean Lampley. Dito nalagpasan ng Batang Red Bull at ni Davon Harp ang 2-3 deficit at nanalo ng 2 games para maging kampiyon sa pangalawang pagkakataon sa Liga ng Mga Bida. Sa pagkakataong ito na talaga, lubos na nakilala si Davon Harp dahil sa lakas nito sa ilalim at sa husay din ito sa depensa. Dahil sa napakagandang performance ni Davon Harp, ay napasama ito sa PBA Mythical First Team, PBA Finals MVP, Best Player of the Conference at highlighted ito ng kanyang PBA Defensive Player of the Year Award. Patunay na hindi lang puntos ang makukuha mo sa isang Davon Harp, kundi rebounds at matinding depensa din na lubos na nakatulong talaga sa Batang Red Bull. Sa pagkakataon ding ito ay muntik nang manalo ng MVP Award si Davon Harp dahil mas magaganda ang mga numero nito kontra kay Willie Miller. Pero dahil nga hindi siya nakapaglaro ng isang buong conference para sa national team, ay naging malaking factor yon para matalo siya ng teammate niya na si Miller para sa MVP award. Taong 2002 din, nang napasama sa national team selection si Davon Harp at teammate nitong si Mick Pinisi. Dito ay kasama sana sa Final 12 si Davon Harp para sa national team pero tumanggi na itong mapasama sa nasabing kuponan. 2004-2005 Philippine Cup ay hindi na pinalaro si Davon Harp ng Department of Justice dahil nga sa isyung field sham daw ito o hindi tunay na Pilipino. Dito na nga din na-deport si Harp
at hindi na nga uli nakita pa ng mga PBA fans. Isang kaso na pumigil sa magandang karerang tinatakbo na isang katulad ni Davon Harp. Nagpatuloy naman ang takbo ng Red Bull franchise at nakuha nga nito ang pangatlong kampiyonato noong 2005-2006 Fiesta Conference. Taong 2009 ay napabalitang napatunayan na ng DOJ na legit Filipino na nga itong si Davon Harp at pwede nang maglaro sa PBA. Pero sa malungkot nga na balita at sa pangyayari ay hindi na bumalik ang isa sa mga dominanteng sentro na nakapaglaro sa PBA. Sa isang interview naman ay inamin ni Yeng Giao na kasama sa kanyang all-time starting five ang solidong si Davon Harp. Alam naman nating isa sa mga dahilan nito ay ang offense-defense na kayang ibigay ni Davon Harp sa koponan nito. At syempre kasama dun yung toughness nito sa loob ng playing court. Dinagdag din ni Yeng Giao na natutuwa siya sa koponan niya noong early 2000 dahil kahit walang considered star ay nakakuha pa din sila ng dalawang kampyonato sa pamamagitan ng pagpapatumba ng dalawang powerhouse teams na San Miguel Beermen at Talk and Text Phone Pals. Sinabi din ni Yeng Giao na ang pinakasikreto ng dalawang kampyonato nilang yun ay ang brotherhood at ang lakas ng loob ng kanyang mga bataan. Kaya din siguro tumatak kay Yeng Giao si Davon Harp dahil hindi din takot ang mamang ito at tila laging merong gustong patunayan sino man ang makaharap nito. Bagay na bagay noon sa sikat na tagline ng batang Red Bull na ang bumangga, giba. Ngayon nga ay nasa US na si Davon Harp at makikita nating hindi pa din ito nalalayo sa mahal nitong sport na basketball. Malamang kung hindi agad ito napahinto sa paglalaro sa PBA ay baka naging household name na din ito katulad nila Asi Taulava at Eric Meng. Kung naabutan mong maglaro si Davon Harp ay malamang ganun din ang iisipin mo dahil parang sa free throw line at shooting na lang ang kahinaan nito. Pero syempre, mga what ifs na lang natin yon. At yan nga ang maikse pero puno ng successful stories ng isang Davon Harp. Kung nagustuhan mo ang kwento na to, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga kwento. Kayo mga kadribol, sa tingin nyo, mabibigyan pa ba sana ni Davon Harp ng additional championships ang batang Red Bull kung nagtuloy-tuloy pa ang paglalaro nito sa PBA? Makakakuha pa ba kaya ito ng kanyang MVP award na muntik nang dumapo sa mga kamay nito? Ako tingin ko, napakalaki ng tsansa. Dahil nga sa type of play ng isang Davon Harp, at syempre dahil sa koponan at coach na meron siya noon. Sang-ayon din ba kayo dito? Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!